City Mayor Attorney Francis Cynthia Yanez. Ang line-up for mayor, si Attorney Cynthia Biani, Vice Mayor, Councilor JJ Biani, and ang councilors natin, Dr. Danda Wanday, Dr. Eduardo Labago, former Barangay Captain Herbie Enverga, former Barangay Captain Henry Mason, former Barangay Captain Romeo Lidasan, former Barangay Captain Sukarno Uto, former Barangay Captain Abdullah Sakap, former Barangay Captain Dumugkaw Mangelen, and may bago tayo sa public service si Mugsal Lopua, and ang ating pangsampo yung incumbent SK chairman ng MP Tamuntaka, Shamir Santiago. Katanungan po ng kagamihan, bakit po by authority yung paghahain ng kandidatura po ng partido ni former Mayor Yanni ngayon? By authority, to represent po ng pagpay ng candidate ng NPC kasi the team decided na wala masyadong fanfare dahil sa pagpay ng COC. Kasi based on our experience before, and unfortunately, we received feedbacks na nakaperwisyo kami. And we wouldn't want to do that again. So syempre, kung ayaw nyo nang makaperwisyo, ayaw nyo nang ulitin. Kaya nag-decide sila na ako na lang magpapile on their behalf. Anyway, filing pa lang naman to. So ang election is on May pa, and campaign is on March pa. We just hope na come election time or come campaign period or during the election period, walang ulo sa pagdating ng mga kandidato. Kasi palagi lang natin sa halang another thing po, kailan din po sa katanungan nila, meron din po bang risk sa seguridad ni former Mayor Yanni? Kaya po kayo yung naghahanap? Ang risk naman kasi, basta na sa paririnig ka, nandiyan naman sa mga. So, kaya lang nag-decide ng team na para wala na masyadong funder, yun na wala na any inconvenience para sa Cotabato, sa mga taga-Cotabato. Mas pinili nila na Mama Attorney, bakit sila po yung nakuha ang mga counselor po ni Mama Attorney Cynthia Gianni po? Itong lineup kasi ni Mayor matagal itong pinag-isipan. Dumaan ito sa maraming consultations from different sectors, different groups, as well as several leaders ng Cotabato City. Hindi ito basta na naghinila somewhere. So at least ang mga napiling kandidato is may touch base sa ground. May proven track record sa public service, mga mabuting mamamayan ng Cotabato City, and syempre nandun yung pagmamahal para sa lungsod ng Cotabato. Ma'am, ano po yung magiging challenge kasi incumbent at aspiring po and then former city mayor po yung magbabalik sa pagkalkalde po sa Cotabato City? Siguro magiging challenge lang based on our experience last election is yung gulo. Anyway, may pending case pa naman for election protest na pending pa rin yan sa Comelec. Siguro magiging challenges lang is yung mga, actually ang main concern lang talaga namin is sana makaboto talaga yung mataga-Cotabato. Yun lang naman. As for this, andyan na yan eh. Every election, sa lahat ng politiko, nandyan yung risk sa pinasok. So, I believe, alam na mga kandidato yan. And at the same time, yun lang, sana ang maging priorities ng candidates is yung kapakanan ng mga tao dito sa nagsasabi. Ano rin po yung dahilan ni former City Mayor Gianni na bumalik pa muli? Hindi naman kasi siya natalo eh. Actually, pending pa rin yung case. So, the reason kung bakit mas pinili pa rin niyang tumako kasi ilalaban pa rin niya ang Cotabato. Ilalaban niya yung mga taong nagtiwala sa kanya at ipaglalaban pa rin niya hanggang sa dulo, hanggang sa abot ng kanyang makakaya ang seguridad at proteksyon ng mga tao dito sa lungsod. Yung pong taga-suporta po ng, kasi Juan Cotabato dati and then ngayon NPC na po. NPC yung mga taga-suporta po, gano'n po ka-solid and then bakit po naging NPC na po ngayon? Actually, ang NPC, it's a national party. Since 2013, nung time pa ni late Mayor Jojo, yung father ko na NPC na Team Gianni. So until now, hindi pa rin kami lumilipat ng party, kaya NPC pa rin ang napili namin. Yung pong taga-suporta po, Attorney, gano'n po ka-solid po? Alam ko at naniniwala kami na nandiyan lang yung mga taga-suporta ni Mayor Gianni. Nananahimik lang sila. Alam mo na mga taga-Cotabato, nag-o-observe lang.
tahimik lang yan sila. Pero we know kung ano ang kanilang mga inaing. Alam namin kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. And that's the reason kung bakit we came up to this team of candidates na alam namin na makakapagservisyo ng mas mabuti sa mga last question from my end po. Ano ang magiging edge ngayon ng partido ni Attorney Francis Cynthia Diani sa election? Integrity and credibility. Kasi ang parents silang naman ng mga politicians, siguro mga leaders, is yung credibility at integrity. And I believe we have that sa team namin, lalong-lalo na sa pamumuno ni Mayor Cynthia. Opo. Yung kung ano yung recount po kasi nabanggit niyo kanina Attorney Dano na kung saan nangangahulugan na natalo si former City Mayor. Opo. Actually, sa Monday, merong notice sa amin last week. May notice ang COMELEC para sa resealing and inventory ng mga ebidensya sa election protest. Kaya wala dito si Mayor ngayon. Kasi nakabantay siya with her team of lawyers para after ng resealing siguro ipapadala na rin sa Manila. I cannot further discuss ha kung ano na ang anong possible na mangyari sa election protest kasi baka masite tayo for indirect contempt for violation of the sub judice rule. Pero bakit po ang tagal po? Ngayon pa lamang pinalabas na. Hindi ko rin alam kasi nasa COMELEC yan so we cannot question kung bakit ngayon lang, all we have to do is wait and pray na sana lumabas ng katotohanan. Curious lang din na Attorney, kayo po, wala po kayong plano na papasok din po sa politika? Ay, hindi ko pa masabi. Parang mas okay ako. I think I'd be more of help if I'm working behind the scenes. Okay. Mensahe po sa publiko, sa Cotabato News po. Sa mga umaasa pa rin po kay former City Mayor. Sa mga taga-suporta ng Team Diani, lalong-lalo na ni Mayor Diani, tumatakbo po siya ulit kasama ng kanyang lineup si Vice Mayor si Councilor JJ Diani na nagpapasalamat pa rin kami sa patuloy ninyong suporta na kahit anuman ang nangyari na napili kayong maninindigan para sa kanya at alam ko sa sarili ni Mayor Cynthia na maninindigan din siya hanggang sa dulo para sa kapakanan ng mga taga-Cotabato. Okay, maraming salamat Attorney. Kala ko kasali sa Vice Mayor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.